Magandang araw sa ating lahat mga kababayan, sa mga nagwagi sa nakaraang eleksyon, congratulations po. At sa mga hindi naman nagwagi, better luck next time, okay? Basta cool lang tayo, malapit naman ang susunod na eleksyon. Siguro mga dalawa o tatlong taon na naman, magkakaroon naman tayo ng barangay eleksyon mga kababayan. So saglit lang yan. Dalawang Christmas lang yan, tatlong Christmas lang yan, eleksyon na naman. So, tiis-tiis lang sa mga hindi pinalad. Okay? Sa mga pinalad naman, kailangan manungkulan tayo ng tama sa ating mga barangay. Kailangan sundin natin ang nararapat, tulungan natin ang ating mga constituent. Para sa ganun, sa susunod na eleksyon ay tayo pa rin ang kanilang ihahalal, mga kababayan. Pero, marami tayong balibalita na hindi pa rin malinis ang nagdaang eleksyon. Talamak pa rin daw ang vote buying. Ayon dito mismo kay Pangulong Marcos. Talaga naman, hindi na po matanggal-tanggal yan sa ating bansa, sa ating bayan. Talagang kanser na sa ating lipunan ang pamimili ng boto, mga kababayan. Yan po ang masama. Kasi once na binayaran ka ng isang politiko, tapos later on, mayroon kang kailangan sa kanila, sabihin nila sa'yo na ibigay mo na or nakuha mo na ang para sa'yo. Yun ang masaklap. So, ibig sabihin, nag-advance ka na sa kanila. So, wala ka nang makukuhang tulong na manggagaling pa sa kanila. Kaya dapat, huwag nating sanayin ang ating sarili na tatanggap ng anumang bayad sa mga politiko during the election period, kasi yan po ang magpapasama sa atin later on pag tayo po ay nangailangan ng tulong sa mga nakaupong opisyalis ng gobyerno. Ayon mismo kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. na hindi pa rin nawawala ang bilihan ng boto tuwing eleksyon. Sa panayam po ng media, inamin ng Pangulo na mayroon pa rin mga sumusubok na mamili ng boto na anya'y umiikot sa gabi, yung pang ginagapang ang mga electorate, ginagapang ang mga butante. Ang masaklap dyan, mga kababayan, pataasan ng presyo. Kung yung isang kandidato nagbigay, ito mga balitang totoo. Nagbigay ng 500, nagbigay ng 700, yung isa naman, tataasan niya, bibigay niya ng 1,000. Ayon po yan sa balibalita pagka ganitong eleksyon. Ang sabi ng Pangulo noong gabi, bago ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon sa kanila sa Ilocos Norte ay may mga inulat na insidente ng vote buying. Ayon pa sa Pangulo, naka-alerto naman ng mga pulis at ang COMELEC para mapigilan ang ganitong illegal na gawain. Pero siyempre, gagapangin nila bago ang eleksyon yung mga alam nila na, na hindi bubuto sa kanila. Yun po ang kanilang gagapangin. Magbibigay sila, tataasan nila yung binigay ng kabilang partido. Tapos kukunin yung pangalan, kung ilan ang butante sa isang pamilya, kunwari 10. Kung magkano ibibigay, kung tataga 1,000 or tagka 2,000, ayun, bahal na yung politiko doon na magbibigay kung magkano po ang kaya niyang ibigay sa mga butante. Sabi pa ng presidente, ang direktiba niya ay agad puntahan kapag may matanggap na report, lalo na sa mga hotspot areas.
Tiniyak din ng Pangulo na mahigpit na ipatutupad ang mga batas at hindi hayaang mamayakpag ang pamimili ng boto. Pero alam mo mga kabayan, hindi natin mapigilan yan. Kasi nga, marami talaga ang nagkahangad na magkaroon ng pwesto, magkaroon ng posisyon kahit sa barangay man lang, mga kababayan. Kaya nakabaon na sa ating buto ang ganyang kaugalihan pagka election period. Talagang bilihan ng buto, bayaran, kung ano-ano pa, mga kababayan. Buti alang, medyo itong si Commissioner Garcia ay mahigpit. Ipinagbabawal niya yung mga campaign para parnelias na wala pang campaign period. Nagtatanggal niya. Maganda yon. Mga pagbibigay ng mga bullers, kung ano-ano pa, mga items na sa pangangampanya. Magandang kwan yun. Maganda po na pinatupad niya yun. At ang sabi pa ng Pangulo, mga kababayan, resulta ng barangay elections crucial sa national election. Binigyan din ni President Marcos ang kahalagaan ng resulta ng idinaos na barangay elections sa local at national election. Kasi po, siyempre naman, kailangan manalo yung mga manok, yung mga kandidato ng mayor, gobernador sa mga barangay, kasi sila po ang tutulong later on pagka sila ay nag-re-elect bilang isang gobernador, bilang isang mayor. Malaking bagay po talaga ang mga opisyalis, mga elected officials ng barangay. Kasi malalaman mo dyan, kunwari, 10 barangay sa isang bayan, ikaw, mayor ka, nanalo yung 8 barangay, lahat barangay captain mo, malaking bagay na marireelect ka sa susunod na midterm election. Kaya siyempre, hindi maiwasan na tutulungan din ng mga mayors yung mga kandidato nila sa barangay, sa pagka-barangay captain. Bumoto si President Marcos sa barangay Lacob, Batac City, Ilocos Norte, Dacong alas 7 ng umaga nang dumating ang Pangulo sa Mariano Marcos Memorial Elementary School. Ang sayo pa dito, I cannot overstate the importance of the result of the barangay election. It's very simple. I mean, the political dynamics is very simple. Halimbawa, you are running for mayor and the majority of the barangay officials are on your side. They are helping you. Ay talagang malaking bagay yun. It will make it much easier to be re-elected or elected in the local level. Napakahalaga ang resulta ng barangay election, dagdag pa ng Pangulo. Kaya niya may mga pagkakataon na mainit ang barangay elections dahil sa kahalagaan nito at very intimate at personal level ang pagdaraos nito. Totoo naman, mga kababayan. Hindi malalaman ng local officials, especially mayors and governors, kung hindi lahawak yung mga barangay captains sa iba't ibang barangay sa kanilang nasasakupan. Kaya dapat malaki po ang papel ng mga mayor, governor pagka diniraos ang barangay election. Kasi doon po malalaman kung pwede silang ma-elect bilang mayor or gobernador or ma-re-elect sa susunod na election. Yan ang po lamang mga kababayan. Salamat ng marami. Again, George Sir Vlogs. Huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para ma-notify kayo kung mayroon akong bagong update or bagong upload na video. Salamat po ng marami.